Hello guys, magandang araw po sa ating lahat at syempre magandang araw po sa lahat na manonood ng video ito. Magandang araw po sa inyo. Sa video natin ngayon guys, magsishare po tayo ng kalagayan o pangyayari dito sa Eastern Samar, especially sa Borongan City. So, sa mga kababayan natin dyan, wala man tayo dyan sa Borongan City, hope sana makatulong to para marami yung mag-donate at marami yung tumulong sa Borongan at sa buong Eastern Samar. Kasi guys, tinamaan po talaga ng napakalakas na bagyo at syempre maraming baha na barangay na hindi ma-access ng ating gobyerno. So sa pamamagitan ng ating mga local government unit, so nagtutulong-tulong po sila para ma-access natin at makarating yung mga tulong natin sa mga barangay na sinalanta ng bagyo. At syempre, tulong na rin to sa mga binaha ng mga kababayan natin. So ito guys, isishare ko sa inyo kung paano kayo pwede mag-donate dito sa Borongan City guys. Ito, shoutout sa Borongan City Information Office. Yan. Nagkakaroon po ngayon yung Borongan City ng donation drive. Siguro hindi lang to sa Borongan City, hopefully sa buong Eastern Samar po. Yan. Kasi nang nakaraan, nang isang araw, may nabasa rin ako na yung post ni Governor na humihingi na po talaga ng tulong yung Eastern Samar dahil nga po sa pagtama ng bagyo at walang tigil na pag-ulan. Kaya maraming barangay at maraming kalsada na nasira, tapos syempre maraming barangay na baha. Tumaas po talaga yung tubig, parte na sa mga ilog. So eto guys, yung City of Borongan nagkaroon ng donation drive. So kung may maidodonate kayo, pwede kayong mag-donate sa Borongan City. Yan, babasahin ko guys. Donation drive, ang City Government of Borongan in magkakamayada donation drive parahan aton mga kabugtuan ng mga Boronganon nga naapektuhan hinbabaha ang mga nakalabay nga adlaw. Pipira nga mga barangay has syudad. Yan, tapos eto guys, ayon kay Social Welfare and Development Office, Berenya Amoyo, yan, una na nakapag-solicit ang LGU ang mga city official department heads ng city hall employees. Yan, so sa may mga kakayahan dyan mag-donate or sa may mga kakayahang tumulong, please po mag-donate po tayo at magbigay tayo ng mga pwedeng magamit ng ating mga kababayan dito sa mga nasalanta ng bagyo. Kasi nangangailangan po talaga sila, especially yung mga food packs natin. Yan. Tapos eto guys, para makapag-donate tayo, eto yung City Government of Borongan Donation Drive. Eto po yung mga kailangan natin guys na i-donate kung meron po tayo mga available clothes, tapos ready to eat foods. Eto yung mga canned foods guys na mga ano. Huwag na po tayo mag-ano ng mga noodles or pwede rin may mga noodles, pero mas maganda yung mga ready to eat, yung mga canned foods na po. Tapos syempre malinis na tubig. Tapos kumot, mga damit na rin. Tapos yung mga pang-hygiene na items na rin. Tapos guys, para naman sa mga cash or sa pera na i-donate natin, pwede tayo mag-deposit sa land bank. Yan, yung account name ng land bank is LGU Borongan. Yan, account number 12021022227. So i-flash natin yan dito sa screen natin para makita nyo. Tapos ito guys, yung drop of donation natin sa City Disaster Reduction Management Office, Borongan City, Eastern Samar. Diyan lang po yan guys sa may City Hall, yung malaking building dyan. So kung may kakayanan kayong mag-donate, please pumunta po tayo dyan, makapag-donate po tayo. Or kung hindi man tayo makakapunta, pwede natin ipadala kung may mga kakilala man tayo. Or pwede tayo mag-deposit sa land bank para makabili tayo ng mga pwedeng i-donate natin. Yan guys, sana makatulong tong video na to guys para mas dumami pa yung mag-donate at mas marami pa yung makatulong sa mga kababayan natin dyan. Yan, so ayan po yung sorry guys, ayan po yung update natin para sa Borongan City. So ayun, nagkakaroon po ng donation drive. Tapos syempre, eto pa ang
Ang City of Borongan ay nagbuhat him inspection Hatulayhan Barangay Siha. Yan, shoutout sa mga taga Siha. Isa to sa mga tinamaan ng bagyo at naapektuhan po talaga sila ng matindi kasi baha po talaga sa Barangay Siha. Yan, tapos yan, syempre sa pangunguna yan ng ating mahal na mayor. Tapos si engineer, City Engineer Lucito Apable. Tapos yung City Co-op Head natin, si Jujito Akla, City Legal Officer, Attorney Romeo Deborah, ngan Executive Assistant, Reginald James Lorico. Yan ang adlaw, Webes. Bali, January 12 po guys, yan, nagkaroon po ng inspection dyan sa Barangay Siha. Yan, tapos, eto pa guys, Sumalakan Mayor Agda ang proyektohan pagtuhayhan tulay ha Barangay Siha in maabot hin 27 million ang pondo naging proproseso ha pagkayana. So 27 million po guys, yan sa mga Barangay Siha, bantayan po natin yung proyekto na yan. So sana magawa na po yan para sa mga kababayan natin diyan sa Barangay Siha na pag tuwing tag-ulan ay tumataas po talaga yung tubig at bumabaha. Yan, malaking tulong po yan pag nagkaroon po ng tulay na maganda at matibay na siguradong hindi maaabot ng baha. Yan, tapos eto ba guys, Himayor Agda naman in sobraan pagpaidhan sakripisyohan mga taga Barangay Siha. Tungod hiton ira inaabat nga problema han nasabi nga tulay. Yan guys, so salamat talaga sa mayor natin, sa Butihing Mayor, kasi napaka matulungin po talaga at syempre nakakaintindi po talaga yung mahal nating mayor kung sino po yung yung nangangailangan ay yung po yung tinutulungan at syempre kung sino yung pinaka ay yung po yung inuuna. Yan, samtang nag-inspection ang taga LGU nagkamayada naman po sa nga residente na kinahanglan ikadto hospital. Yan, so pag may emergency ganito maaasahan po natin talaga ang ating mga LGU. Kasi nga, ang ating mayor, syempre, pinasakayhan sa rakyan ni Mayor Agda para madulong ang pasyente diretso sa hospital. So yun, yung service nila mayor, pinagamit mismo dun sa pasyente para maihatid siya. So napakabuti po talaga at napaka matulungin ng ating mahal na mayor. Shout out po kay Mayor. Yan. Tapos eto guys, so eto yung nakaano na comment kasi eto kamaupay good man ito yung mayor dida maaram pumayod. Yan, sana all, glad bless. Yan guys, ayan po yung mahal nating mayor dito sa Borongan City na napaka matulungin, mapairon mga tao. Yan, syempre guys, na nanatili na kansilado pa rin po yung klase sa Borongan City or sa buong Eastern Summer naman po siguro, yung lalo na yung mga apektado. So nananatili pa rin po walang klase yung mga estudyante natin dyan. Yan. So hindi natin alam kung hanggang kailan to na walang klase. Sana sa Lunes maibalik na po yung klase para maging maayos na po ulit. Tapos sana tumigil na yung ulan para medyo humupa na yung mga baha sa mga barangay-barangay. Yan guys. So ayun, uulitin ko guys, sa mga gustong mag-donate ng mga pwedeng magamit, pwede po tayo dun pumunta sa ano guys, sa, dito sa drop-off natin sa CDRRM office. Yan, sa City Hall lang po yan guys. So pwede po tayo dyan pumunta para makapag-donate ng mga pwedeng magamit ng ating mga kababayan or ating mga kapatid na naapektuhan ng baha. So ayan guys, ayan lang po yung update natin. I-update po natin ulit kayo sa susunod pa natin mga video. At ulitin ko guys, kung di pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and click the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So ayan guys, maraming salamat po. Hopefully, maging maayos na po yung mga binaha nating kababayan. Yan guys, hanggang sa muli pong video, maraming salamat po.